ang ugat malapit sa puso. Nakatutok si John Consulta live mula sa Taguig. John! May pasada alas 8 nga ng umaga nang dumating nga dito sa St. Luke's Medical Center si First Gentleman Mike Arroyo. Sumakit daw ang kanyang likod dahil sa redissection ng kanyang thoracic aorta o pamamagaan ng isang malaking ugat sa dibdib na nakakabit sa kanyang puso. Kay Acting DOJ Secretary Alberto Agra nalaman ng media na isinugod si FJ sa ospital. Matapos hindi sumipot ang Pangulong Arroyo sa 22nd Annual Convention of the Prosecutors League of the Philippines sa Manila Hotel. The first gentleman was rushed to the hospital and our president has to attend to the needs of the first gentleman. And the medical bulletin will already be issued, if not issued already. And that's the reason why Her Excellency Gloria Macapagal Arroyo to not be able to attend this event. Sa binasang medical bulletin ni Presidential Spokesman Ricardo Saludo, sinabi nitong nangangailangan ng intense medical care ang unang Ginoo. Dr. Romel Cariño, a cardiac surgeon, said that the first gentleman, Attorney Jose Miguel Arroyo, developed a redissection of the thoracic aorta and experienced back pains and was brought to the St. Luke's Medical Center. The condition calls for intense medical care to control blood pressure and heart rate to prevent further redissection. A rupture can cause compression of the blood supply to various vital organs. Bagaman hindi itinuturing na critical ang kondisyon ng unang Ginoo, kasalukuyang minomonitor ang blood pressure at heart rate nito sa coronary care unit ng ospital. Wala pang impormasyon ng Malacañang kung may kinalaman ito sa isinagawang operasyon sa kanya noong April 2007 kung saan sumailalim siya sa aneurysmectomy at triple bypass surgery. Nanawagan ng palasyo na ipagdasal ang mabilisang recovery ni FG. It's probably something that may require constant observation and intensive treatment that may not allow for social visits, no? But again, I think this is better addressed by the medical authorities. Muli, hinihiling natin na ipagdasal po natin ang kalusugan, ang paggaling po ng unang Ginoo. Agad namang kinansila ng Pangulong Arroyo ang lahat ng kanyang scheduled event para matutukan ang sitwasyon ng unang Ginoo. Naging mahigpit naman ang seguridad sa paligid ng St. Luke's Medical Center. Iniinspeksyon ang lahat ng mga pumapasok. May bomb-sniffing dogs din sa bukana ng ospital. May isa sa mga namataang dumalaw nga dito sa St. Luke's ay itong si Attorney Roy Rondain na isa sa mga abogado nitong si First General Mike Arroyo. Nakunan din natin habang papaalis ang anak ni FG na si Luli Arroyo. At hanggang sa ngayon ay patuloy tayong nakantabay para sa inaasahang paglabas ng latest na medical bulletin ng unang Ginoo. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isang umanong bugaw ng babae ng mga bayaran sa Cubao, lungsod ng Quezon. Nabuko pa na ginagamit ng sospek ang pangalan ng isang pulis sa kanyang pangingikil. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24, eksklusibo. Sa ganitong tagpo, kadalasan nauuwi ang gabi-gabing pakikipaghabulan ni P.O.2 Santelices sa mga umanoy babaeng nagbebenta ng aliw sa may kahaba ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Nais raw kasi nilang mabago ang reputasyon ng lugar na nakikilala na umanong pinamumugaran ng mga bayarang babae. Kaya ganoon na lamang ang kanyang hinanakit nang kumalat ang balibalitang tumatanggap raw siya ng lagay sa mga babaeng ito. Ang nagkakalat ng balita, ang umanoy bugaw na si Arlene Beltran na nagpapakilala umanong taga-kolekta ni PO2 Santelices. Kinukulektan niyo yung mga babae, pinalalabas niya na binibigay nila sa amin. Nabuking raw ang umano'y kakaibang racket ni Beltran nang magsumbong na kay P.O. Santelices ang mga hinuhututan nito. Suspecha ni Santelices, ginagawa ito ni Beltran para mapatalsik siya sa lugar. Kasi po halos gabi-gabi, hinuhuli namin sila as per barangay captain na nilutan para linisin po ang Aurora Boulevard. Kaya po hinuhuli namin sila. Napipiruso sila, kaya gumagawa sila ng remedyo ng paraan para sirahin kami. Sa kulungan, di na naipagkailapan ni Beltran ang inimbentong storya. Isang beses lang po nangyari yung hiningian ko silang tug to 20. Aminado po ako doon.
Matinding pangangailangan daw kung bakit niya nagawa ito. Sir Sunday, sorry na po. Hindi po ako pwedeng magtagal dito. May anak mo ako. Hindi naman isinasantabi ng mga pulis ang posibilidad na may mga otoridad ngang tumatanggap ng lagay kung kaya't di mahinto-hinto ang prostitusyon sa kanilang lugar. May alam ba kayo kung sino binibigyan niya? Hindi naman sir namin alam kung basta sabi nila pulis. Oscar Oy na naka-alerto, 24. Apat-apat-anim na araw bago mag-eleksyon, si Senador Noynoy Aquino ang nanguna sa mock election na isinagawa ng People Management